Indeed, it is in surrendering our lives to the Lord that we find victory. And in fact, that surrender entails our spirit and even every part of our body. The Bible tells us to surrender parts of our bodies, in fact, to make our bodies living sacrifices to God. Surrender and a new life, the wonder of a new year. Ito pong New Year is a human agreement about time. Kung kailan nag-i-start ba yung time, kung kailan nag-i-start yung taon, kay mga ibang civilization, iba yung taon nila. But what is important is that we agree that we must always find new beginnings in this long life. And the wonder of a new year is when we try to think about what had happened in the past and what should be happening in the future. The prospect and the concept of a new year gives us the prospect and the concept of a new life, a new lifestyle, a new stimulus in our lives. But there was one, where does one begin renewal? How do we begin continuously improving ourselves over periodic rests and new beginnings? How does one begin to make over his life? At ang atin po ngayong pag-aaral sa pag-appreciate natin ang konsepto ng isang bagong pag-asa, bagong mga pananaw sa bagong taon, is not just a Happy New Year, but a Happy New Year. Isang bagong tainga, isang bagong pananaw, isang bagong uri ng pandinig. Ama namin, salamat sapagkat kayo Diyos ng mga pagbabago. You are a God that makes us new every day. You renew our lives and you renew your promises to us as we renew our relationship with you. Salamat Panginoon na maaari kaming magbulay-bulay that there is a part of the year in the many years of our lives and we can rethink many things, redesign our plots, our ways, and reshape our destiny by your help, under your will, and with our cooperation. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay nagbibigay sa amin ng maraming pag-asa. Turuan niyo po kami ngayon na isang bahagi ng aming buhay isurrender sa iyo ang aming tainga, ang aming pandinig, ang mga pinipili naming pakinggan sa buhay. At nawa, Panginoon, sa pagsusuko namin sa iyo ng mahalagang bahagi ito ng aming katawan at pagkatao, maghari kayo at patuloy na lumaki yung kaharian niyo dito sa aming puso, sa aming isip. At nang sa ganon kayo ang lalong masunod at kami lalong maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. We ask you, Father, to be our only speaker. Use your servant only as your instrument. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, enable us to see you, and very specially, to hear your voice. We ask you, Father, to bless us, to lift up your name, to do your will. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. What are the new thoughts and the new thinking and the new ways to think? And what is the relationship of this newness to our spiritual life? Romans 12, verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Isa pong malinaw na paraan ay tinuturo sa atin ang pagbabagong buhay at kung maganda na yung buhay natin para lalo pang gumanda, bawasan daw, liitan, i-minimize yung pagsunod sa pamamaraan ng sandaigdigan, kundi patuloy tayong magbago, maging kamukha ng wangis ng Diyos at sa pamamagitan nito ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Ang lahat ay nasa pag-iisip. Ito pong isip natin, yung brain, yung mind na ibigay ng Diyos, ang pinakaparaan natin para maunawaan ng Diyos, para mapalapit sa Diyos, at para maging lalong kawangis niya. Ito ang hindi kayang limitahan kahit ng kulungan, kahit ng lugar. Our mind cannot be limited by time or place. Therefore, it is through the mind that we can be free. And if the Spirit of the God makes us free, then we should develop using our mind so that that freedom can become more and more real in our lives. Ang pagbabago daw ay nasa paraan ng pagbabago ng pag-iisip. Because thought can begin from within
therefore thought should be watched very, very closely also from within. Kung ating iniisip ang nagbibigay ng hugis sa ating buhay, ang paraan ng pag-iisip naman ay ating dapat bantayan. At nagmumula sa kalooban natin ang ating iniisip. At kung galing man ito sa labas, dumadaan sa ating tainga among our other senses. Psalm 139, verse 23, "Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts." Ito ang ipinasusuri ng sumulat ng awit na ito sa Diyos, na ang suriin ng Diyos yung kanyang puso, yung kanyang iniisip, yung mga nagpapagulo sa kanyang isipan, sapagkat tayo nagiging kung ano ang ating iniisip. We become our thoughts. That's why if you entertain fears, you become afraid. If you entertain lonely thoughts, you become lonely. If you entertain exciting thoughts, you become excited. That's why our thoughts shape our lives. Godliness and spiritual growth can come from hearing. Maraming pwedeng pagsimulan yan at panggalingan, pero ngayon ang gusto nating bigyan ng focus, hearing. Ang ating pagiging makadiyos, ang paglago nating espiritual, ay maaaring magmula sa ating nadirinig. James 1:19, "Everyone should be quick to listen." Siyempre, to good things. Pinipili ang pinapakinggan, pero dapat daw willing, ready, and able to hear. Romans 10:17, "Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ." Nais kong bigyan natin ito ng napakadiin na pansin. Ang pananalig daw ay nagmumula sa pakikinig ng mensahe. Mensahe na nagmumula kay Kristo. It is important, therefore, if you want a new and a better life, to hear things that strengthen your faith. Faith can be one of our greatest wealth. Wala na akong alam na masihigit na kayamanan kaysa sa matibay, malalim, malawak na pananalig. Ang nananalig, nagagawa ang lahat. Ang nananalig, nalalampasan ang lahat. At ang nananalig, nagkakaroon ng pag-asa kahit pa nga naliligiran siya ng dilim o hirap. That's why faith could be our greatest shelter. Ang tunay na homeless, yung tunay na walang shelter, yung walang faith. Kahit malaki ang bahay niya, kahit marami siyang pera, pag wala siyang pananalig, para siyang hubad, kayang-kaya siyang maapektuhan ng hangin, ng araw, ng lamig, ng init. Our faith can be our greatest refuge, and faith can be the greatest hope giver. It is not the amount of savings you have. It is not the amount of investment that continues not only to make you worry, but it is the amount of your faith that will make you feel secure. And why are we appreciating it? Because faith comes from hearing. Therefore, lack of faith or weakened faith can also come from hearing. Napakawalang kwenta yung rumunong ka nga, pero humina ang iyong pananalig. Napakawalang kwenta yung nagkaroon ka nga ng mga philosophies, nagkaroon ka ng mga ideologies, pero ang nasakripisyo, ang pananalig mo sa Diyos. Kasi walang makapagpapalit, walang pwedeng pumalit sa lakas na nagmumula sa matapat na pananalig sa Diyos. Kaya yan ang napakalaking kayamanan na dapat nating ingatan. Sa panahon na ito, mga kapatid, na napakaraming pwedeng pakinggan, napakaraming tinig na nag-aagaw-agawan sa ating tainga, napakaraming mensaheng gustong isaksak sa utak natin ng kung sino-sinong mga gustong umimpluensya sa atin, lalo ng advertising, lalo ng mga politiko, lalo ng mga taong gustong kuhanin ang ating katapatan o ang ating paglilingkod o ang ating approval. Ang daming pwedeng pakinggan. Ang babantayan nyo yung mga mensahe na nagpapahina ng inyong pananalig sa Diyos. Kadalasan ang mensaheng ito ay nagpapanggap na scientific o nagpapanggap na knowledgeable or wise or modern or up-to-date. Pero kung ang nagiging bunga nito, humihina ang pananalig natin sa Diyos, na ang nagiging bunga naman ay humihina ang ating relasyon sa Diyos,
At humihina ang ating loob, humihina ang ating isip, humihina ang ating emosyon. Ano ang napalamo sa pakikinig? Kaya dapat pinipili. At tayo mga magulang, dapat na tayo naka-assist. Malaman natin, mabigyan natin ng direksyon ang nadidinig ng ating mga anak na mura pa ang mga isip. Sapagkat pag sila nakarinig ng mga bagay na magtatanggal ng pananalig nila sa Diyos o magpapahina nito, anong pwedeng ipalit mo na mas mahalaga kaysa doon? So, a happy new year means a happy new year. Kailangan tahinga. Ang tahinga natin, ang pinakamalaking basurahan sa mundo. Yan ang nakikinig sa lahat ng uri ng kasinungalingan. Yan ang nakikinig sa lahat ng uri ng half-truths, ng mga totoong nakakapagpahina lang naman ng loob, nakakasira lang ng ating pananalig. Kaya dapat bantayan. Watch, choose, and filter what you hear. At kung ngayon nagsisimula pa lang yung taon, pwede natin yung sabihin, sisimulan kong bantayan ang madidinig ko. Tulad ng babantayan ko rin ang nakikita ko, babantayan ko rin ang naamoy ko, babantayan ko lalo ang nadirinig ko. Ecclesiastes 7:21, do not pay attention to every word people say. Isa yan. You want a happy new year? You have to have a happy new ear. Ibig sabihin, huwag tayong laging padala sa nadidinig nating sinasabi ng tao. Maraming sasabihin ng tao na sasakit sa ating damdamin, magpapahina ng ating loob, magpapaliit ng pagtingin natin sa ating sarili, hindi dapat at hindi kailangang pakinggan ang lahat ng iyon. Hindi mo mapapasaya ang lahat ng tao sa planeta. Merong magrereklamo sa iyo, merong magagalit sa iyo, pero ang halaga, matutulog ka, haharap ka sa Diyos, alam mo, you did your best. Wala kang sinadyang saktan o pahirapan o agawan o nakawan. Ano man ang sabihin ng tao, dapat kung may talab man sa atin, konti lang, hindi sobra. Meron pong mga tao na kahit may siyam na magsabi sa kanila ng magandang bagay, may isa lang na mag-comment ng pangit, yun ang iindahin maghapon at magdamag at ilang linggo. Yun na ang laman ng isip at nagpapabigat lang sa ating damdamin. Kaya nga sabi ng isang kanta na umuso ng mga 70s, when you go through a day and you hear what people say, they make you feel so bad. They make you feel so small. And the Word of God says, do not pay attention to every word people say. Maraming mga tao, mangmang, hindi naman nila alam ang sinasabi nila. So baka wala ka namang problema, pero sila yung may problema, bakit mga iniindahin yun? Kung minsan naman marunong nga sila, pero gusto lang nilang manakit. Kung minsan sila ay under-informed. Kung minsan naman hindi sila eloquent. Hindi naman talaga yung eksaktong iniisip nila, ang gusto nilang sabihin, pero yun ang lumalabas sa kanilang bibig. Kaya hindi masyadong laging dapat damdamin. Kung gusto mong sumaya. Pero kung gusto mong lumungkot at tupagin mong hanapin ang sinasabi ng lahat ng tao, itanong, ano sabi ni ano? Ano sabi ni ano? Ano sabi tungkol sa akin? Sigurado lulungkot ka. At kung mahilig kang makinig, marami mang pumuri, may isa lang pumintas, yun ang nakatanim sa iyong puso. Sa pananalig, mga kapatid, kung dumating kayo sa punto ng pananalig nyo, masaya na kayo sa pananalig nyo na yun, tiwasay na ang inyong kalooban, tahimik na ang inyong puso, dapat pahalagahan nyo na yung pananalig na yun. Kung gano'ng karami ang brand ng shampoo ngayon, ganun din karami ang brand ng religion. Baka mas marami pa. Lagi na lang may religion na sinasabing, si religion A may mali, si religion B may mali, si religion C may mali, ako lang ang tama. Pero sasabihin din naman ng iba yon, laban sa kanya, ang gulo-gulo nun. Ang pinapahalagahan po sa Biblia, napakalino nito, matibay, matapat na pananalig. Pero kailanman, hindi naman in-assume ng Bible na yung mga taong nananalig ay perfect. That they will know perfectly yung kaalaman. That they will have a perfect grasp of things and ideas. That they will have an access to the perfect knowledge. Hindi yan in-assume. There will always be errors. There will always be shortcomings because of our human nature. Pero ang pinapahalagahan sa Biblia, yung talagang matibay at matapat na pananalig. Pagka meron ka na nun, daig mo pa ang naka-jackpot sa anumang contest. Kasi yan talaga ang nagpapayaman ng kalooban, nagpapatahimik ng ating puso, nagpapatibay, nagpapasaya, at nagpapaganda na ating pagkatao. Wala siguro tayong makikita sa buhay na ito, this side of eternity, nung perfect version of the truth.
Magkakaroon lagi ng konting the place, konting mintis, because of human nature, human error, and human limitation. But what is important is that you in your heart believe. And that belief in God gives you peace. Pahalagahan mo na yan. Huwag ka nang mamalengke ng kung ano-ano pang mga ideya. Gugulo lang ang buhay mo. At ano naman ang mapapala mo kung sa kalagitnaan ng pag-aaral mo between idea 1 and 2. And remember, before you can move to idea 2 from idea 1, dadaan ka sa gitna na nakakalito. Na wala ka na sa 1, pero wala ka pa sa 2. Wala kang tinutungtungan, wala kang hinahawakan. Kung sa panahon na yun ka namatayan, sa panahon na kayo nagkasakit, sa panahon ka na dinagukan ng kapalaran, sa panahon na yun ka naghirap, nasunugan, saan ka kakapit? Kaya ka bang bigyan ng kapayapaan ang mga pilosopiya at mga siyensya ang isip mo? Kung nag-aalala ka, natatakot kang mamatay, natatakot kang magkasakit, natatakot kang iwan ng mahal mo sa buhay, pananalig lang sa Diyos ang magpapatibay ng loob mo. Kaya kung meron ka na noon, you have everything. Hindi mo dapat na ginugulo ang sarili mo sa dami ng mga ideya na pwede mong marinig. Meron kang karapatan at tungkulin na piliin ang didinggin mo. At pwede mo nang tanggihan yung mga magpapagulo lang sa isip mo. Giligaligin ka, yuyugyugin ka, para ilipat ka lang from belief A to belief B. Pareho lang yun. Kasi yung B na yun, may gugulo na naman sa'yo. Yung si C, si D, hindi ka natitigil buong buhay. Kaya pagka nakakita ka na nung payapa ka doon, tahimik ka doon, nananalig ka, yun na, napakahalaga. 2 Timothy 4:3, for time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Totoo, naghahanap tayo, pero buong buhay man, maghanap ka na maghanap, di ka natitigil pagka hinahanap mo perfect. Kaya kailangan mo, eto, I know that I have peace with God, I'm going to value this, and I will not let anything I will hear disturb me. Proverbs 1:5, let the wise man listen. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Pero sinabi ni Solomon, to learning there is no end, and reading many books only wearies the soul. Siya na nag-aaral ng mabuti, siya na napakatalino, nagsasabing, hindi natatapos yung pag-aaral. Mapapagod ka lang. Pag nakakita ka na nung what works for you, and in your conscience, and in the limited knowledge that you have, you know that this works, and this has reason, stick to it, at manahimik ka sa buhay. So to be happy, choose who you hear. Choose who you listen to. May mga tao na pag dumapo sa buhay nyo, pag alis niya, malungkot kayo. May tao na pag nakausap mo, pag alis niya, nasiraan ka ng loob. May mga tao na pagka pinagbigyan mo, binasa mo yung text niya, binasa mo yung email niya, nakakwentuhan mo, bumibigat ang mundo. Humihirap ang buhay. Kasi yung pananaw niya, inililipat niya sa'yo. Kaya ang sabi sa Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Gusto mong mapagpala ka, huwag kang makinig sa payo ng masasama. At yung masama, hindi lang sinungaling yun, although ang sinungaling ay masama. Yung totoo din ang sinasabi, pero wala nang sinabi, kundi yung pangit na totoo, yung nakakahirap ng loob na totoo, yung nakakapagpalungkot na totoo, nakakasama rin sa'yo yun. Kahit totoo. Kaya pinipili mo rin yun. Gusto mo bang balitaan, mamalaman kung sino lahat ang nagsaksaka, nagpatayan, ilan lahat ang nalunod, ilan lahat ang namatay, nasa buga ng bomba, nasa buga ng gato. Gusto mo talagang malaman yun? Anong magagawa mo para baguhin yun? Alamin mo lang ng alamin kung pwede kang mag-contribute para baguhin. Pero kung wala naman, lulungkot ka lang, umalam mo lang ng ibang mga bagay na nakakapagpayaman ng isip, nakakapagpatibay ng loob. Mapalad daw at pinagpapala yung mga tao, hindi nakikiumpok, nakikipagkwentuhan sa mga taong walang magawang mabuti. Dahil mai-influensya ka lang nila. Ecclesiastes 5:1, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools. So you listen when you go to the house of God.
You listen to the voice of God. You listen to the guidance and the counsel and to the edifying messages that come from the mouth of God. Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, those who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Sino ang pinupuri dito? Napakaganda daw tingnan ng mga paa ng mga taong ang daladala good news. Kaya mahalaga rin mga kapatid, huwag niyong laging pagbuksan at huwag niyong laging i-welcome yung mga taong puro bad news ang dala. Kahit pa nga totoo yung bad news. Merong magandang katotohanan, meron ding pangit na katotohanan. At hindi mo kailangan na hanapin lahat yung pangit na katotohanan. Kung hindi mo naman susolven, malalaman mo, lulungkot ka lang. Kaya napaka-importante, tayo man tagapagdala ng magandang balita. Mga kapatid, huwag kayong forward ng forward ng mga natatanggap yung text. Liban na lang na verify nyo na totoo. At liban na lang na alam nyo na makakabuti para sa mga papadalhan nyo. Kung minsan sobrang nakakalungkot, nakakaligalig, nakakatrobol, tapos send ka ng send. Ano yun ang problema sa email, problema sa text? Andali mag-send. Pero kaya mo bang bawiin yung nervyos, yung lungkot, yung panglulumo na nadarama nung nakakabasa ng mga mensahe mo? It is a great responsibility not to keep forwarding anything. Forward ka ng forward. Ang may mga taong ganun mahilig. No? Tapos wala nang ginawa kundi i-text kami noong minuto ng lahat ng sakit ng lahat ng tao. May sakit si ganun, ipagdasal. May sipon si ganun, ipagdasal. Minuminuto. Kahit si Jesus nga, nagpahinga. Yung ang dami-daming mga tao na nagpapagamot at pinapakain nila, niyaya niya yung mga disciples yung manahimik, magpahinga muna dahil wala na silang pahinga. Meron naman mga tao, wala nang ginawa kundi humingi ng prayer request. Pero ni minsan, hindi ka man lang matanong, ano naman ang prayer request mo? Inalila ka na lang, tagadasal ka na lang niya. No? At ang dali-daling gawin yung kate-text ka, i-email na yan. Nakaka-exploit. Huwag kayong hingi ng prayer for yourself. Kung kayo naman, hindi man lang mag-alok, what can I pray for you? Dahil bawat prayer request na binibigay niyo sa isang tao, kung responsable siya, nagiging pabigat yun sa buhay niya. Kasi dinadala niya yun, dinidibdib niya. At hindi naman masamang gawin natin yun sa isa't isa. Kailangan lang balance ka. Hindi ka puro prayer request. Isang araw naman, ikaw ang manahimik at magte-text sa mga tao, anong prayer request mo? Ako naman magpe-pray. Hindi wala nang ginawa ang tao, kundi ipanalangin ka na lang. Tuwing makakarinig na lang ng balita tungkol sa'yo, may sakit ka, naghihirap ka, nasa panganib ka. Pero kung maganda ang balita, hindi ka man lang makapag-text. May mga ganyan kamag-anak. Oras na nakita mo yung pangalan sa cellphone, nakaka-nervous pa sa akin. Mangungutang. Meron na ba kayong kamag-anak? Hoy, ang dami kong pera ngayon. Pumunta ka dito, bibigyan kita. Meron ba noon? Pag meron, ipagpagawa niyo monumento. Pero pag bad news, you will hear. Kaya sabi nga nila, no news is good news. Kasi kung good yan, hindi na yung kikibo. Napaka-importante mag-minister tayo sa mga mahal din natin sa buhay, mga kapatid. Huwag one-way relationship. Psalm 85:8, I will listen to what God the Lord will say. He promises peace to His people, His saints, but let them not return to folly. So yan ang pinapakinggan natin, ang Diyos. Binabasa natin ang Biblia. Pinapakinggan natin mga responsible preaching and mga pagpapaliwanag nito. Pinapakinggan natin yung mga awit na nagre-reflect, nag-amplify ng mga mensahe ng Diyos. Psalm 78:1, O my people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. Sa mga TV kasi, sa mga radyo, at iba't iba mga media, sobrang nag-aagawan yung mga yan ng atensyon, lalo mga news programs. Kaya pinapalala, pinapapangit. Kumisan merong isang bubong na nilipad ng hangin, dinala sa ilog, kukuha na ng picture, nakalubog ang bahay, bubong na lang ang kita. Pero yung pala, yung bubong lang yung lumipad doon. Yung mga sensational journalism, ang dami niyan. Okay, lagi nagpapapaniwala kasi nag-aagawan sila ng benta. At alam niyo naman, bad news is good news itself. Dapat na rin nating palitan yung concept ng news. Nakakatamad na magbasa ng dyaryo. Nakakatamad ng manood ng mga balita. At kung kailan pa naman dinner time, nandiyan yung mga news sa mga sinaksak, tinanggal ang bituka, dilukot ang mata, sinementohan, inilagay sa drum, sinunog. Dinner time. Kita niyo kung gaano ka bad taste ang ating mga broadcasters.
No? Hindi na iniisip ang pamilya, magkakasama, nakaka-discourage lahat. Anong mapapala ng isang bayan na idetalye mo pa kung paano tinadtad ang isang babae at pinutol-putol siya at kung ano naman. Kailangan pa ba nating malaman ng ganung mga detalye? Pero yung mga gumagraduate with honors, yung mga mabubuti mga balita, hindi mo yan mabalitaan. That's why even the media has to be rewarded in God's name. Isaiah 1:10, hear the word of the Lord. So ang Panginoon pag nagsasalita, to encourage, to instruct, or to warn. Kung nakakatakot man ang madidinig mo sa bibig ng Diyos dahil winawarn ka lang, pinapaayos ang buhay mo para huwag dumating at huwag matuloy yung masama na mangyayari kung hindi ka magbabago ng iyong paraan. But to glorify something bad or something evil or something ugly just for the sake na mapag-usapan yun, it has no place in a good spiritual discourse. Kaya pag may dumarating, o anong balita mo, ay ayoko nang pakinggan yan. May mga taong wala naman talagang gustong gawin, kundi ikuwento sa'yo lahat ang hirap at bigat ng buhay. Kaya tuloy kung minsan ayaw mo na makipag-usap. And don't feel guilty kung ayaw nyo. You're entitled to have a new ear. You're entitled to choose what enters your ears. Hindi pwedeng gawin ng mga taong basurahan ang tenga mo, na lahat na lang ng reklamo nila, hinaing sa buhay, itatambak nila doon. Sabi niya, alam mo, pag nakakausap kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Oo nga, dahil pakiramdam ko naman ang bumigat, inilipat mo sa akin lahat eh. No? Kaya meron din tayong pananagutan, hindi ka lang lipat ng lipat, titingnan mo rin yung kausap mo. Pag may kausap po tayo mga kapatid, tatantyahin nyo, malakas ba siya ngayon o mahina? Kasi kumisan may mga panuang hinahin na nga ng loob mo, sunod-sunod na yung dumating, meron na naman, isa na lang kailangan mo para magbigti ka na talaga. Kaya, pinapakiramdaman mo, ano bang mood niya? Kung medyo mabigat, huwag na. Tama na muna yung dala niya ngayong araw na ito. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Let us not always be selfish. Ito gusto lang nating luwagan yung buhay natin, kahit iba yung nasakal. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Bagamat, itinuturo din naman ng Bible na talagang we should share each other's burdens. Ang sinasabi lang natin dito, maging kind ka rin naman. At kung laging ikaw na lang lagi yung problema, paminsan-minsan, sarilinin mo na lang muna. Bigyan mo ng pahinga yung kapwa mo na tumutulong sa'yo dahil baka hindi na rin niya kayanin. Dalawa na kayo ngayon na parehong broken. It is important to think about these things. And do not always listen to and be affected by bad news. Yung pagtaas ng halaga ng manok, 1962 ko pa yan nadidinig. Ang dami pa rin naman nating nakakaing manok. Kaya huwag yun ang pag-usapan. Kung hindi kayo Secretary of Trade na may magagawa tungkol dyan, o hindi kayo tindera ng manok na kuantian nyo yung tubo nyo para bumaba yung presyo, stop talking about it. Ite-text nyo pa kumisan kung magkano na yun ang halaga ng isang puso ng bawang sa mga kamag-anak nyo abroad, syempre, para maawa ng konti sa inyo, no? Uy, ang mahal na ng bawang ngayon dito. Ano magagawa mo sa kamag-anak mong OFW na kahit magreklamo ka na magreklamo, hindi naman lumalaki yung sweldo niya, bumibigat lang ang kalooban. Anong gusto mo, ipangutang ka pa niya para limang bawang ang magamit mo ngayon? Di, kalahating bawang ang gamitin mo, mahal pala eh. Pero yung magreklamo ka na magreklamo, na para ka lang lumuwag, ibibigay mo sa iba yung problema, siya ang mag-isip para sa'yo, it's unkind. And it's unfair. Hindi natin alam kumisang kung gaano tayo ka-unfair sa maraming overseas Filipino workers. Yung mga kamag-anak dito, tuwing te-text na lang, tuwing mag-i-email, tuwing tatawag, problema lagi. Wala nang sinabi, ay, tumaas na naman ang presyo ng ganun. Parinig lang naman yun na ibig sabihin, dagdagan mo naman ang padala. Paano dadagdagan? Iswelduhan lang yung tao, hindi naman siya negosyante. Kaya magtyaga ka, kung maikli ang kumot, sabi, matutong mamalukto. Huwag mong pagaanin ang buhay mo, pero iba ang pinahirapan mo. Kung nahirapan ka, di, buntot mo, hilahin mo, yung krus mo, pasanin mo. Si Jesus nga, pinasa niya yung krus niya. May krus ka, dahil nahihirapan ka, di pasanin mo, huwag mong paginhawahin yung buhay mo, iba yung nahirapan. Ngayon, kung inaalok ka at kayang-kaya, ibang usapan na yun. We must be kind. Hindi lang tayo namimili ng pinapakinggan natin, pinipili din natin yung iparirinig natin sa iba. Kasi kuminsan, tayo tuloy nagiging salot sa buhay nila. Tayo yung nagtatanggal ng kaligayahan nila, tayo nagdadagdang kanilang mga worries, and it is selfishness. It is childishness to always want other people to suffer for you so you can have a comfortable life.
At meron pa tayong attitude ko, eh marami naman siyang pera, maginhawa naman siya. Oo nga, pero ikaw ba nagparami ng pera niya? Kung hindi ka nagparami ng pera niya, wala kang karapatang magpakonti nun. Maliban na lang, likas na binibigyan ka niya at kusang loob. Kasi tayo, mayaman ka naman, tulungan mo ako. What kind of attitude is that? If you had no participation in somebody's economic upliftment, you have no right para bawasan yung inipon niya. Liban na lang, mahal ka niya at gusto ka niyang bigyan. Pero hindi ka naman kung mabinigyan kahapon, duty na niya, bigyan ka uli next week, and then the following week, and every week na. Minsan ka lang nabigyan. Kailangan bago-baguhin natin yung pag-iisip. Kasi, we punish productive people. Napakaraming Filipino families, yung kaisa-isa o yung dalawang matino na miyembro, productive, kumikita, doon na ipapasan lahat ang hirap. Doon na idadaing lahat ang daing. Doon na itatambak lahat ang himutok. Tapos, yung mga lasing ng lasing, mga text ng text dyan, hingi ng pang-load, bigay naman ng bigay tayo. Pero ang pinahihirapan natin, yung mga masisipag. We should not do that. That is unjust. You punish the wicked and reward the good. But what happens in many families, you punish the good by imposing too much on those who are responsible. At tayo man nga, sinasabi natin, huwag tayong laging hindi lang magbigay, kundi maghanap din ng bad news. Psalm 112:6-7. A righteous man will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Ang taong matuwid at makadiyos, hindi siya natatakot sa bad news. Bakit? Eh, ang laki ng good news sa buhay niya, may Diyos. Yun ang good news at yun ang pinapalaki. Hindi ang pinapalaki natin yung bad news. Pero kailangan nakita natin, we should have righteousness in our hearts. Ang unahin natin maging righteous para mawala yung fear. Kasi nga, pag righteous ka, tumitibay lalo ang pananalig mo. Hindi ka natatakot ng anumang mga balita. Sa dami ng reklamo ng tao, bihirang-bihira pa rin kung meron na ba kayo talagang nabalita ang namatay sa gutom. Because God is wonderful. Kasi kumisang kahit na wala kang kinikita ang konti-konti, magtataka ka, buhay ka pa rin. At pag lumabas, formang-forma pa rin. Kala mo pa rin mayaman. No? Ang bait-bait kasi ng Diyos, hindi yan nauubos ang kanyang kabutihan. Ang mahalaga, magtiwala tayo at gawin ang tama. Maghanap buhay ka at pagkasyahin mo sa buhay mo yung kinikita mo. Huwag mong i-assign sa iba yung gastos mo kung hindi mo yun kinikita. Kailangan kitain mo yun. And, as we have said, do not be the needless bearer of bad news. Careful with sending and forwarding many messages. Natatandaan natin, mga kapatid, kahit parang pangit ang isang balita, every issue has at least two sides. Meron pa rin yan na blessing kung titingnan mo yung blessing. So avoid and minimize listening to pessimists. Yung mga taong laging negative ang pananaw, wala nang inantay kundi magunaw ang mundo. Hindi ang asikasuhin maghanap buhay. Ang inaasikaso lagi hintayin magunaw ang mundo kaya ayaw na tuloy maghanap buhay. Tapos pag nagutom, hihingi sa'yo. No? Mayroong mga tao na ang taas-taas ang mga prinsipyo, wala namang kinikita, tapos iaasa yung prinsipyo nila at yung buhay nila sa iba. Kailangan pinagdudugtong natin yan. Yung spiritual at saka yung practical. Anong dapat natin gawin? Sa dami ng mga balita na magugunaw daw ang mundo, mauubos ang ganyang tubig, iinit, lalamig, matutunaw ang mga yelo, kaya nyo bang pigilin yun? Hindi. Kung magsasuffer kayo, pag may nangyaring pagbabago sa planet, suffer when it happens, but don't suffer before it happens. Kasi it might not even happen, nagsuffer ka na rin at least once if you are a warrior. What do you do as a man of God, as a woman of God? Just keep on doing well. Kung anong ginagawa mo sa buhay, gawin mong mabuti at Diyos ang bahala sa iyo. Matthew 24:40-41, two men will be in the field. One will be taken, the other left. Two women will be grinding with a handmill, one will be taken, the other left. Ang pinag-uusapan siyempre dito ay isa sa mga pinakamahalagang katuruan sa pagdating ng panahon. Yung ang mga anak daw ng Diyos ay kukunin ng Diyos, bigla na lang nawala sa mundong ibabaw.
bago daw dumating ang kutakot-takot ng mga dilubyo, kukuhanin muna ng Panginoon ang kanya. Ito, dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, yung isa nawala na lang, yung isa naiwan. Dalawang babae nagigiling, at alam niyo yung gilingan nung araw, lalo sa Israel, sa laki ng bato, dalawa ang nagigiling niyan. Yung isang babae, iikot niya sa kalahati, yung babae sa kabila, kukuhanin niya, dadali niya dito sa kabila, kukuhanin ko naman, sagutan. Kaya kitang-kita mong nawala yung isa, kasi nawala yung partner mo. So niya, two women will be grinding with a handmill, one will be taken, the other left. Huwag niyong problemahin kung paano darating ang Diyos, kung paano matatapos ang mundo ito at magkakamula ng bagong paraiso, ang problemahin niyo to be godly, na kayo yung kunin at hindi kayong maiwan. Yun lang problemahin mo, na ilagay mo yung puso mo sa tamang lugar, magtiwala ka sa Panginoong Jesus, gawin mo ang magagawa para maging productive and good, at God will do the rest. So just keep on grinding. Just keep on working. Huwag tayong paabala sa kung ano-anong mga takot. Just keep on doing your work. Living your life, serving God, and living a godly life, and God will take care of you. Ang asikasuhin mo lang yung naka-assign sa'yo. Hindi naman naka-assign sa'yo na pigilin mo lahat matunaw ang yelo sa North Pole. Pero pwede mo namang bawasan yung paggamit mo ng aircon, yung paggamit mo ng mga emissions na nagpapatunaw tuloy sa ating mga ozone layers. Pwede mong gawin yung magagawa mo. Do what you can. And don't over-worry, because you have a God who cares for you. Hindi naman ikaw ang Diyos eh. Tao ka. So gawin mo yung nagagawa ng tao. Ang mahalaga lang, pag humarap ka sa Diyos araw-araw, alam mong ginawa mo yung dapat mong gawin. Hindi ka nag-aksaya. Hindi ka nag-aksaya ng tubig. Hindi ka nag-aksaya ng kuryente. Hindi ka nag-aksaya ng resources. Kilala tayong lahat ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin. Sabi pa nga sa Biblia, maski buhok nyo bilang ng Diyos, alam niya kung ilan ang buhok nyo ngayon sa anit nyo. Ibig sabihin, alam din niya kung sino yung gagantimpalaan niya. Pagdating ng panahon na naubos ang tubig, syempre yung mga nag-aksaya ang unang mauuhaw dyan. Ngayon, hindi ka nag-aaksaya, hindi ka ba kayang alagaan ng Diyos? Nakita natin na kahit yung propeta, taggutom, may ibon na nag-deliver ng pagkain niya. May anghel na bumaba, ipinag-bake pa siya ng tinapay. Kaya bang gawin niya ng Diyos? Kaya. Ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon. Ang mahalaga lang, in a personal way, you please God. And God will take care of you. Don't worry about big things that are beyond you. Kasi hindi naman ina-assign sa atin yun ng Diyos. Kaya maraming worries tayo, marami tayong pinapakinggan ng mga bad news. Kaya dapat din binabantayan talaga yan. At yan nga ang topic natin. Mga TV programs na pinapanood, mga radio programs na pinapakinggan, mga dyaryong binabasa, lahat yan may epekto sa atin. Dapat marunong kang pumili at marunong kang bigyan ng pangunahing atensyon yung mga bagay na may kinalaman at galing sa Diyos. So look for and hear the positive side of things, the advantageous side. Because even a disadvantage could be turned into an advantage. Kahit nga si Joseph called the dreamer, itinapon ng mga kapatid niya, naging alipin, pero yung pala, yung pinuntahan niyang bansa, magiging matibay lang ang posisyon niya doon. At pagdating ng araw na nangailangan yung pamilya niya, siya pala ang kukup-kup. Naging blessing. James 1:3-4, the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Natetest ang ating faith sa mga nadidinig natin. Pero anong grade sa test? Mababa ba o mataas? Kailangan lalo tayong nananalig sa Diyos. Mas pumapangit ang nadidinig natin mga balita, mas kumakapit tayo ng mas mahigpit sa Diyos. Mas tinatakot tayo ng mundo, mas lalo tayo nagtitiwala sa Diyos. Wala ka namang ibang choice eh. Natatakot ka, hindi ka pa magtitiwala sa Diyos, saan ka pupunta? Kung ano-anong mga bagay ang nagbibigay sa inyo ng fear, tatanda ka, magkakasakit ka, baka ka mamatay. Anong mangyayari sa iyo kung lalo kang lalayo sa Diyos? Kaya nga ang sinasabi natin, yan ang greatest shelter mo. Yan ang pinaka-greatest shield and weapon and home and roof over our head. Your faith in God. Kaya huwag tayong magpapakinig sa mga tao, sa mga ideya na nagpapahina ng pananalig. Ang ending nun, lugi ka. Pagka yung pananalig mo ang nawala sa iyong buhay. So fill your mouth, your ears with things and ideas that edify and encourage and cheer up.
piliin ninyo, yung nagpapalakas ng loob. Hindi ko sinabing magtago tayo sa katotohanan, i-deny natin yung truth, pero lagyan nyo lang yan ng portion. Lagyan nyo lang siya ng proportion. Huwag laging yon ang pinagtutuunan ng pansin. Being happy is a matter of choice. And usually it entails choice of who you hear and what you hear. Philippians 4:8, napakaganda ng paalala. Whatever is true, whatever is noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi ko, merong totoo, kapitapitagan, tama, malinis, maganda, kahanga-hanga, kung merong napakahusay o kapuri-puri, yon ang pag-isipan nyo. Sapagkat yun ang magiging bunga ng ating buhay. Ephesians 5:9, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God and the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. So ano daw sabi? Speak to one another with psalms and hymns and spiritual songs. Magpalakasan ang loob. Magpaalala tayo sa isa't isa tungkol sa Diyos. Awitan natin, kwentuhan, bigyan ng lakas ng isip at puso ang kapwa natin. Yun ang ministry natin sa isa't isa. Hindi magpahina ng loob, manakot, o kaya manggalit. Meron tayong pananagutan na ganun sa isa't isa. Happy New Year could begin with and could come from a happy new ear. Sabi ng Desiderata, strive to be happy. Pagsikapan mong sumaya. At sa pagsisikap na yan, ipinakakadiindiin natin, avoid needless bad news and sorrow and worry. It is your part of the project. God does His part to make you happy, but you have to do your part. You have to choose what you hear. Ama namin sa langit, turuan mo kaming maging mapagpili, maging pihikan sa pakikinggan. At kung sa aming buhay, nakakaranas kami, Panginoon, ng sobrang panghihina ng loob, mga takot, galit, dahil sa nadidinig namin, give us wisdom to filter what we hear, to choose who to hear and what to hear. Gawin mo kami, Lord, ngayon na extra sensitive and watchful tungkol sa pinagbibigyan namin na pumasok sa aming tainga. Our body is sacred. We are the temple of the Holy Spirit. And we should not permit our body, even our ears, that goes direct to our brain. We should not permit it to be the dumping site and ground for garbage and filth and all ungodly things. Teach us to be watchful. Magbulay-bulay tayo sa matahimik na pananalangin at maging sensitive tayo, mga kapatid, na piliin ang pinakikinggan sapagkat ang pinapakinggan natin malaki impluensya sa ating buhay. O God, hear your people, be with your people, teach us to be watchful, and teach us to have a new ear or even a better ear if we already have a good one. Be with the Lord in silent prayer.